Hi guys! Welcome back to another episode of the JK Vlogs. Isa itong special na episode dahil ngayon ay Mother's Day na. Happy Mother's Day. Thank you, Daddy. At dahil Mother's Day ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang mga famous lines ni Nanay. So, meron kami napiling limang linya ni Nanay. Tingnan natin kung guilty mga nanay natin o hindi. Sabayan nyo kami ha. Comment down below kung guilty ba ang mga nanay nyo. Or kung meron kayong iba pang mga famous lines ni Nanay. Kasi syempre, iba-iba. Habang ginagawa pala natin itong video na to, si Liam ay kasalukuyang walang malay at tulog na tulog habang bumubula ang kanyang bibig. At dahil dyan, hindi na natin ito patatagalin pa at magsimula na tayo, Lali. Yes, let's go. Yes! Famous line ni Nanay number one. Yung mga nasa sa'yo, bawalisin ko na to, ha? Nay, nakita niyo ba yung cellphone ko? Mata kasi ang pinangahanap, hindi bibig. So, ano masasabi mo, Daddy, dun sa matang pinangahanap at hindi bibig? Hindi guilty nanay ko neto kasi madalang lang si Mami na ano, ikaw ang mas guilty neto sabi sa sobrang buhay guilty ako. Kahit ako ginagamit ko yun sa'yo eh. Kahit ikaw ginagamit ko rin sa akin. Nanay na nanay ka na lang. Nanay na nanay na mo talaga. Oo, kasi lagi mo yung ginagamit. Kahit wala pa si Liam, yun na yung mga bukang beauty. Kasi magaling akong share ko lang, naalala ko kasi kahit hanggang ngayon naman, Daddy, magaling kasi akong magligpit at magtago ng mga gamit. Kaya minsan, kapag nakakalimutan ko, sa sobrang galing, nakakalimutan ko sa ako tinabi. Tapos ang hahanapin ko na, tapos pag naghanap ako, may inis na ako, Ma, nasa ba yung ganito? Mama, nasa ba yung ganyan? Tapos yun ang sasabihin na lang ng nanay ko. Hindi daw kasi bibig ang pinangahanap, kundi mata. Mata. Famous na yun ni nanay, number two. Ang dami na namang sulat. Ano naman itong mga bill na to? Nay, pingin pera pang project. Ano ang akala mo? Tumatay ako ng pera? Kanina lang humingi ka ng pang-project mo, ha? Masak na tiyak ko! Success! Mga 100 din ako dun, ha? Para naman dun sa pangalawa, anong akala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Anong masasabi mo? Minsan pares lang din yun nung ano akala mo na pinupulot ko lang yung pera kaya namimitas lang ako ng pera. Tama. Nasabi naman sa akin ng nanay ko yan. Sa akin si Mami nasabi niya. Parang ganun yung gist, pero iba yung wording ni Mama. Kasi minsan kasi tayo nung mga teenager years natin, yun yung kasagsagan ng paghingi natin ng pera, di ba lang? Yan yung mga life lessons na ma-realize mo na lang pag kumikita ka na ng sarili mong pera. Oo, na parang ang hirap pala. At saka magdadalong isip ko na lang gumastos kasi ang hirap kumita. Pero nung mga teenager years ko, naalala ko yan, feeling ko talaga, kasi magaling mag-ipon si Mama. Kaya nakikita ko talaga, bulto-bulto pera ni Mama minsan pag gabi, pag binibilang na niya. Yung mga tigba 20, tigba 100, pag nasa stock up niya na. Kaya alam ko talaga maraming pera yung nanay ko. Pero yun pala, then I realized, nagtatrabaho na ako, ang famous line ni nanay, number 3. Ang buhay na aming mahal. Nay, grades ko po. Ba't puro pasang awa mga grades mo? Ha? Ipaliwanag mo ako nung gigigil ako sa'yo. Paliwanag mo to. Ba't di ka sumasagot? Ha? Hindi nga ako masapay. At talaga sumasagot ka lang ngayon, ha? Ito yung linya na, ano ba tawag dito, Daddy? Yung tatanungin ka paulit-ulit dahil gusto malaman ng nanay mo ang katotohanan. At pag sumagot ka, yari ka. Kasi sumasagot ka pa. Ano masabi mo doon, Daddy? Sa akin, hindi. Hindi ganyan nanay ko. Nanay ko, hindi rin naman. Kasi lumaki ko sa household na kapag sumagot ka, mas masasaktan ka pa eh. Parang tanggapin mo na lang kung ano yung pangaral sa'yo. At saka parang disrespectful kasi yun yung pagsasagot ka pa. Sa amin ah. Baka masampal ako ng nanay. Pinapa-explain sabay. Hindi, I mean, I don't dare na to talk back kay Mama. Kaya, ayun. Siguro pag mga joke time, pag nasa joke time stage ka, aba, sumasagot ka na. Pero yung kasagsagan ng galit na galit si nanay, o kaya galit na galit nanay mo, sumagot ka ng ganun, ay patay ka. At saka hindi lang nanay ko magagalit, pati tatay ko. Nagising ang aming grunting monster. Nahanap niya yung amoy ng daddy niya. Gutom ka na, nak?
Natural po yan. Ang pang-apat na famous line ni nanay. Ay! Ingat! Ay! Makuha ka sa tingin, ha? Sorry na. Ang evil eyes. Makuha ka sa tingin. Ay, ito ginawa ni mama sa amin to na maliliit kami. Lalo sa simbahan. Na, kasi di ba sa simbahan may bench. Yung mga ibang kalaro namin na magkapatid, talagang warla-warla talaga. Todo laro. Kami pag natingnan na kami ni mama, alam na namin titigil kami. At hindi kami pwedeng hindi sumunod sa tingin ng nanay ko. Kasi yari ka pag uwi. Yun. Sa amin, nung bata naman ako, pag halimbawa malikot ako, hindi ako within eyesight ni mami. Ah, hindi mo pinapakita? Hindi ko pinapakita. Pag nandyan ang nanay ko, hindi naman ako super behave, pero parang normal lang ako na hindi ako papahuli na masasabihan ako ni mami. Ang mga nagsusumbong sa kanya, yung mga kaibigan niya. Dapat pala ang linya mo, yung full name. Pag Justin palang tawag sa'yo, hindi pa galit yan. Justin! Siskon! Buto! Ay, hindi na. Patay ka na kapag finul name ka na. Finul name. Yun ang cue na... Una mo na nickname. Buboy! Liam! Cue na yun para huminto. Na, Liam River! Cue na yun para huminto ka. Oo. Namatakot ka na. At saka may tingin talaga yung nanay ko na... Hindi naman kasi nananakit ng maigi si Ma. Namamalo nung maliit kami. Pero hindi yung sobrang... Kasi kakatakutan mo na latay-latay ka pag uwi. Pero may tingin kasi si mama na alam mong patay ka pag uwi. Yung ganun. At ang panglimang famous line ni nanay ay... Lalalilalilinan, islip-islip ang buboy namin. Ano ba yan? Ang bako. Ang buko pa ba yan? Manang-mana ka sa tatay mo. Yung next na line is yung mana-mana ka sa tatay mo. Iniisip ko kung ginamit ba ni mami ito sa amin. Parang hindi masyado. Hindi ko naririnig na ginamit ni mama to. Siguro ibang wording, pero yung parehas na ano, hindi. Never namin narinig. Ako si mama. Pag matigas kasi ulo ni papa. Tapos pag matigas ulo ko, paagalitan ako na ni mama. Talaga kayo mag-ama, parehong-pareho kayo. So yun lamang po, mga kaibigan. Salamat sa panonood. Batiin natin lahat ng mga nanay sa buhay natin. Asawa ko, binati ko na. At saka kahit sinong mother figure. Lahat ng mother figure. Kailangan nila yung pag-recognize nating mga anak. Gano'n sila kalaki sa buhay natin. Gano'n sila kalaki? Gano'n kalaking role nila. Good ka. Ingat ka din sa gano'ng kalaki. At saka huwag kayong mahiyang magsabi ng I love you sa nanay nyo. Yun yung isa sa mga gusto namin ni Chris na matutunan ni Liam. Na never siya mahihiyang mag I love you sa mga magulang. Ako parang tough love kasi nanay ko. Kaya parang... Parang, hindi naman tough love na pinapagalitan. Awkward, hindi nakakaya. Ang awkward yung sabi. Ayun. Sa amin naman, hindi tough love person na nagagalit, pinapalo. Pero, parang lalaki si mami ang dalang magpakita ng emosyon. Oh. So, yun lang. Mahaba pa araw. Pwede nyo pang gamitin para kontakin nanay nyo. Say hi. Umate. So, salamat. Bye-bye. Happy Mother's Day. Bye.